course, mga manis, andito po yung ating mga sangha. Geta, sugar, giniling na bigas. Dukadon or buko. Daon ng saging, baking powder. Vanilla optional lang po yun. And then water or tubig. Yes, manis. Ano pong gagawin ko po is ito po. So, ito pong ginagawa ko ay pinapalambot ko po yung dahon ng saging sa pamamagitan po ng apoy. Kasi, kapag ganito lang po na hilaw, medyo brittle or should I say medyo marupok or makakrak lang po yung ating dahon kapag pinambalot natin. At kapag marupok po ay nagkrak po yung ating dahon, matatapon po yung ating mixture. So, kailangan medyo malambot siya or luto siya ng konti para naman matibay yung ating dahon, hindi siya mag-crack. Okay? Yan. So, ngayon naman po mga manis ay timplahin na po natin yung ating balisongsong. Meron po ako dito manis na gata. Ayan. So, pwede rin po naman manis na gata or tubig. Pero meron kasi akong sobrang gata, kaya nilagay ko na siya dyan. Pampa-creamy din. And then yung ating buko, o yung ating luka doon na medyo matigas na ng konti lang sa buko. And then ang ating asukal, panchayin lang po natin yung asukal natin dun sa dami ng giniling na bigas natin. And then yung ating baking powder, para medyo umalsa ng konti ang ating balisongso. And then, tubig mami. Yan, para, kasi parang kulang yung nilagay ko na gata kanina. So, lagyan po natin ng tubig. So, tansya lang po mami, pa konti-konti yung paglagay natin ng tubig. Kasi baka masobrahan naman. So, kumbaga baka umagos lang siya. So, ganun yung tama lang mami. Gradually add water kung kulang pa. Yan. So, ready na siya. Balutin na po natin siya, mami. This is the proper way para magbalot, para hindi matapon yung ating mixture. Mapansin niyo po na yung ating dahon na nabe-bend siya ng maayos. Hindi na po natin. So, pansyahin lang po, mami, yung paglagay natin sa dahon kasi nilagyan po natin siya ng baking powder. So, it means aalsa pa po siya. So, wag po masyadong puno. Lagyan natin ng space yung pag-alsa niya. Mamis, madali lang po, mamis, na gumawa na ito. Lalo na kapag nasa Maynila po kayo. So, madali lang. Pwede naman po kayo magpagiling na lang ng bigas sa palengke. And then, magpakayod na lang po kayo ng buko. Ang ginamit ko dito, mamis, is yung buko na medyo matigas na siya ng konti. Pwede rin naman po yung malambot na para medyo malambot din yung ating balisongsong. Napakadali lang, mamis. Ito kasing balisongsong, mamis, pagka hindi ko lang ito na kung hindi siya nakakasawang kainin. Kasi wala naman po itong gaano maraming ingredients. Kumbaga, ilang piraso lang po yung ating sangkap dito is meron ka ng ganito. So, hindi mo na kailangan magbayo-bayo para magkaroon ka lang ng giniling na bigas. So, sa palengke, pwede po tayo magpagiling ng bigas. Yan. So, ito po yung nabalot ko sa aking mixture na ginawa. So, nasa sa inyo po yun. Kung gusto niyo, mas marami din. Mas marami, mas masaya, mas madaming kakain. So, pansin niyo po, mamis, hindi po matubig yung gawa ko. So, hindi siya aagos dun sa ginawa natin pambalot. So, later po, papakuluan na po natin siya. So, ang pagpakulo po nito, mamis, siguro po mga 20 minutes. Lutog siya. Yan. Lagyan ko lang po ng saping na dahon ng saging para hindi siya, if ever man na dumikit siya sa ilalim, so, dun lang siya sa dahon ng saging. Hindi po dun sa balisongsong natin.
make sure, mamis, na yung paglagay mo po is ganito. And then, yung tubig is tama lang. Huwag naman po, mami, na yung mas mataas pa yung tubig kaysa dun sa balisongsong. Okay? So, parang magka-level lang po sila ng dam. O ng taas. So, lalagyan po natin siya ng tubig, mamis, para maluto. Time siya lang. So, ito kasi, mamis, ilang piraso lang. So, ganyan lang ginawa ko. Tubig na nilagay. So, ang pagpakulo, mamis, ay hindi ganong sobrang lakas na apoy. Tama lang. Ayan. So, mamis, bilang lang. 20 minutes. Depende sa lakas ng apoy. Luto na siya after 20 minutes. Here it is. Luto na po ang ating balisongsong. Ayan po, mama. So, wala siyang kalat sa labas. Ibig sabihin, walang nag-leak na mixture dun sa bapang balot natin. So, buo tayo. Mami, sana po nagustuhan niyo po ang aking recipe ngayong araw, balisongsong. So, pwede niyo rin po siyang gayahin. Pwede niyo po kayong magluto ng ganito para matikman niyo rin po ang pagkain Picolano. Thanks for watching, mga mamis! Bye!